Hello, welcome to my channel. Ngayon po ay magpapakita po ako sa inyo kung paano ko po gagawin ang bulaklak na ilalagay po natin sa flat screen TV lace. So ito po, kasi yung dati kong iblinag ay ibang klaseng bulaklak, ribbon lamang po yon. Then ngayon po, papakita ko sa inyo kung paano po ako gumawa ng ganitong mga bulaklak. Kung kayo po ay baguhan sa aking channel, huwag pong kalilimutan na mag-subscribe at pindutin lamang pang bell ng notification para updated po kayo sa lahat ng mga i-upload ko. Kaya tara na po, samahan niyo ako kung paano po ako gagawa ng bulaklak. Gagawa tayo ng bulaklak. So, ganito yung petals natin. Gagawa tayo ng anim na ganito. Ilalapat ko muna dito sa pattern. Lilipat natin sa tela para makagawa tayo ng bulaklak para sa flat TV screen, head ba ng flat TV screen, kasi yung ginawa ko ibang klaseng bulak, 1, 2, 3, 4, 5, isang klaseng bulaklak. So ngayon gagawa tayo ng may iba rin bulaklak. So ganyan siya. Ito, ganyan, anim na sukat. Cut natin. Ito na yung pattern natin sa bawat bulaklak. So, gupitin natin ito dito. Bago natin sa tela. Pantay-pantay yung petals. Ang haba nito, 11.5 inches, yung anim na petals, 11.5. So ito na po yung ating pattern para sa bulaklak. So itong tela natin, ilulupin natin ganyan para doble na siya. Ayan, nilupin ko na. Pink ang kulay natin kasi bali ang lalagyan natin ito. Ito yung lalagyan natin ng gandang takbo daw sa so ito tatahiin natin yung ito na pasadahan natin, lagyan natin ng atuwang para sa pagbaliktad mamaya. Ayan.
ipaano natin sa guhit ng ballpen. Yan, pagkatapos ito, babalik na rin natin. Ayan, tapos ko nang tahiin. Ito, babalik na rin. Ano pala natin ito? Natin hanggang dulo kasi ano yan eh, nungulubot. Lagyan natin ng cut sa mga ano, side. Papasada ako pa sa baba eh, kaya hindi ko mo papatay ng ito. E, mabalik na rin natin isa-isang nabaliktad natin. Yan ang lubot pag hindi maayos yung pag ano, paggupit sa mga gilid-gilid. Then papasadahan natin yung baba. Para medyo matigas siya pag inano. So ganyan na ang labas niya. Pagkatapos nito, kuha tayo ng karayom na may sinulid. Tatayaan natin siya dito sa baba. Ganyan lang siya. So, kukutin natin yan. Ito yung bulaklak ng ibang klase kasi yung nilagay namin dun sa isa, ribbon siya. So, ayan, hugutin mo lang siya, tapos ikakabit mo dito sa pinagsimulaan ng ano. Ayan, ganyan. Ikakabit mo siya para dumikit yung petals. Ayan. So, ganun siya. Dikit na siyang ganyan. Tapos ikakabit natin ganyan. Yung magkadikit na siya. Itutusok natin doon sa ilalim. Kasi kailangan magkaano sila, magkadikit din yung kinabuhol na. Sa ilalim to. Ayan. Tusok natin sa ilalim para yan dito natin, ididikit natin siya. Tusok natin sa malayo bago natin tanggalin. So ito na yung ating bulaklak. Then gagawa naman tayo ng yung pang, so ayan na siya. Ang ganda na. Gagawa tayo ng bilog yung panlagay natin sa gitna. Ganyan, tatansyahin ko na lang. Okay na yun, ano? Liit ko yun. Tatayin lang natin ng paiko. Okay.
tatayin lang natin ng paiko, tapos lalagyan natin ng bulak. Yan yung nasa gitna ng bulaklak. So ganyan, hugutin natin ng konti. Then lalagyan natin ng bulak. Pasok natin yung ibang bulak. Then, mahugutin. Ayan. Tapos, itay-itay na lang natin sana. Formay natin yung bilog. Then, ilalagay natin ito sa gitna ng bulaklak. So, ayan. Kakabit natin. O madulas. Then, ikakabit natin yan dyan. Itatay natin ang hindi nakikita. Yung tay natin, kailangan hindi nakikita. Ganyan. Iyan natin sa ilalim. Maganda yung ating bulaklak na sa gitna ng ano. Lapit na matapos. May nilagay na natin. Sa dulo. Then, ilalak natin yan. Ayan. So, ito, tapos na ang ating bulaklak. Ayan, itatago natin yung sinulit kasi kulang na yung ating sinulit. So, ito na yung ating bulaklak na ilalagay natin dun sa headband ng flat screen TV. Yan ang ating ilalagay. Ayan. Ayan. So, kuha tayo lang. So, ito yung ating flat screen TV. Ayan. Ilalagay natin siya dyan. So, kukuha tayo ulit. Ito yung karayong. So, medyo nakaano siya. Medyo nakagilid. So, ganyan. Ikakabit na natin sa ilalim. Wait lang. Yung hindi nakikita. Ilalak natin. Para nakalapat yung ating bulaklak. Ilalak natin kasi baka tanggal. Kasi doble naman yung ating ano, yung ano ng karayom, tatago natin yung takbo ng sinulid tsaka yung karayom, itutusok natin sa pinakailalim yung hindi nakikita. Para pag yung ating customer ibusisiin, malinis yung pagkadugtog natin ng pagkalagay natin ng bulaklak, malinis. Alam mo naman sa ano, ang customer binubusisi talaga kung gaano
kalinis yung paggawa ng pag tayo gumagawa, tinitingnan nila yung tinitingnan kung madumi yung maraming sinulit. Ayan. Kaya kailangan itrim natin ito ng maigi. So ayan, malapit na. Malapit na. Matapos ikabit ang bulaklak. Ang naiikot ang kamay ko. Ito na ang pinakahuli. Ayan, ilalak na natin. So, eto na ang ating makabagong bulaklak sa lace ng ating TV flat screen. So, ayan siya. Ayan. Naiibang bulaklak.